Siyempre, unang-una sa lahat, no, congratulations Father Jess Tony, Father Jesse, tsaka si Father Gerson. At finally, na-ordained na kayo bilang mga ganap na pari. Siyempre, pakwento naman po ng mga father, ano yung pakiramdam na sabay-sabay kayong na-ordain bilang pari nung birthday pa ni Mama Mary? Sige, Father, Father Jesse, bila ikaw yung kuya. Una po, hindi namin in-expect na marami ding pumunta, nag-attend sa ordination po namin. Especially yung mga kamag-anak namin na ngayon lang nakita. Yung feelings po ay halo-halo po yung emosyon na ano, yung naramdaman po namin. Pero sobrang saya, kinakabahan at sobrang excited and masaya. Yun po, parang hindi maipaliwanag yung naramdaman po na sobrang saya po. Father Justoni, sige, tuloy niyo po. Father Justoni, ikaw, anong feeling? Same din ang feeling ni Kuya, no? Masaya. Kasi sa wakas, no? Sa haba-haba ng formation na pinagdaanan namin for 12 years, no? Para sa akin. So, naging ganap na rin na pare, no? Pare ng Diyos, pare para sa mga tao. And then, kinakabahan. So, may mga ano kasi, this is just a beginning of our journey, di ba? Marami kaming pagdadaanan ng problema, pagsubok na mararanasan. So, kinakabahan kasi baka hindi makayanan ng ano mga pagtubok na darating. Pero sa awa ng Diyos, kaya nga kinakailangan namin ng mga dasal lang. Mga dasal ninyo, mga tao, para mas maging matibay ang aming buhay sa loob ng Sumer. Mas maging tapat kami sa pagserbisyo sa Panginoon at sa mga tao. Father Gerson. Para sa akin naman po, yung event po na yung ordination po namin, tatlo kami ordination sabay-sabay. Actually, hindi naman po talaga yun, yung sa simula pa lang, hindi talaga namin na parang decide na sabay-sabay kaming magpapa-ordain. Pero yun nga, siguro saan na rin po ng Diyos na yan, sa plan na rin na nagkasabay kami sa pag-ordain sa diaconate at saka ngayon nga po, priesthood po, yung 8. So, yung feeling ko po ay talagang natuwa po ako kasi it's a blessing hindi lang po sa aming pamilya, kundi para na rin po sa aming congregation kasi po kami po ay nabilong sa Congregation of Sacred Stigmata of Our Lord Jesus Christ or tinatawag ng mga stigmatin. So, yung feeling po ay halo-halo po talaga. Parang hindi ko ma-express physically, pero yun po, basta masayang-masaya po. Oo, nako, basta masayang-masaya kayo. Pero curious lang ako, mga father, no? Sino po bang nag-inspire or nag-push sa inyo para pumasok sa seminaryo at maging pari? Ako po, una, hindi po ako hinikayat ng mga magulang ko na pumasok. Hindi po ako sinabihan na ikaw magpari ka. Kasi nung elementary pa po ako, hanggang high school, ang una ko talagang gusto ay maging isang engineer po. Electrical engineer. Pangalawa, gusto ko rin maging pulis. Nag-try din ako ng exam ng nursing. Pumasa ako, pero long time na yun, kasi malakas yung tawag dyan, yung spirit ng mga stigmatin missionaries sa aming lugar. Kasi ganun kami nagsisimba sa ano nila, sa community nila. Parang nakaka-inspire po yung mga paring stigmatino, laging sila yung nagtuturo sa amin sa catechesis, lahat po mula pagkabata hanggang sa naging graduate ko ng high school. Then one time, sinabi ng isang pari na try mo kayang mag-search in. Pero nakapasa ako, sabi ko, magusto kong pumasok muna ng seminaryo. Actually, nakapag-aral ako sa labas ng ilang weeks lang, pero hindi ko tinapos dahil gusto kong itry yung seminary. Yun nga po, mas nagustuhan ko yung buhay sa seminaryo. Hindi ko in-expect na ganun din pala kasaya ang magsilbi sa Diyos. So ikaw, Father Jesse, ang unang pumasok sa seminaryo? Year 2008 po. Tapos kayo, Father Justoni at Father Gerson,
sumunod na lang kayo. Paano kayo naengganyo o na-inspire? Sa part ko naman po, gaya nga ng sabi ni Kuya, part kami ng mga tinatawag natin na yung mga bata pa kami, from elementary, high school, naging membro kami ng stigma team, no? Ang mga stigma team na talaga ang nagtuturo sa amin doon sa kanilang, tinatawag nilang Novisit House dyan sa may Upper Puerto. Kasi malapit lang po yung bahay namin, walking distance lang eh. And then, una, naging membro kami ng OME, yung mga tinatawag na oratorio ng mga munting stigmatino. So, every Sunday yan, no, pumunta kami doon, after ng Misa, may bibigay sila ng mga catechesis, bibigay ng pagkain, syempre snacks, saka juice, syempre bata, na ano, madaling mahikayat kasi pag may mga ganyang pagkain. And then, nung nag-high school kami, nag-join kami sa bilang sa Kristan, sa kanila, and then naging part ng youth. And then, eventually, after nung high school na, so, yun na nga, gusto kong maging teacher sana. So, hindi makapag-aral kasi sa hirap ng buhay. Kasi yung trabaho ng tatay namin is security lang. Ang mama namin is a housewife. So, hindi makapag-aral. So, yung isang stigmatinong pare, nag-volunteer na siya na mag-sponsor sa pag-aaral ko, sa plano ko naman, sa time ko. Kasi nga, pero nung nalaman ko na magkakaroon ng search-in, na-inspire din ako sa kapatid ko, kuya namin, na nagkukwento sa buhay ng seminaryo. Din nakita namin yung ibang mga seminarista nag-gather doon sa stigma teens, masaya siya nila. So parang nakaka-inspire ng ang ano, parang gusto pa rin pumasok. So nung nagsabi ako kay mama na mapapasok ko ng seminary, ang sagot niya, wag muna ngayon. Pwede bang wag muna? Kasi magiging dalawa na kami. So instead na ako yung tatayo na ano na panganay sa magkakapatid, so papasok ako ng seminary kaya sabi ng mama ko, wag muna. Pero sabi ko, ma, join lang ako ng search in. Kung makapasa, tutuloy. Pero kung hindi naman makapasa, mag-aaral ako sa labas, sa tulong ng mga stigmatinong pare. Pero, pinalag naman, nakapasa sa search in. So, 30 kami na nag-search in doon, 10 kami na natanggap. Ang nagtuloy, galing sa Mindanao, 8 kami natuloy sa Mindanao. Kung si Father Jesse po ay 2008 pumasok, kayo Father Gestoni, 2009. Oh, may 1 year na gap. O ikaw, Father, ano, Gerson, kamusta ang kwento? Sino nag-inspire sa'yo? Actually, tama po yung, ano, yung sinabi po ng dalawa po kong kuya na napakalakas po talaga ng impact na presence po ng mga stigmatin sa buhay po namin. Yun nga po, sila yung natuturo sa amin na nagmulat sa amin nang una dun sa mga catechism about Catholics, yun po, yung parang nag-mold po sa amin sa aming pananampalatayang Kristiyano. Pero bago po sa kanila, yung siyempre yung parents po talaga namin ay mga religious na rin po sila. Kaya para sa akin po, nahubog yung aking yung bukasyon ko unang-una po sa pamilya po. Kasi yung parents po namin ay talagang tradisyon na rin po namin na magdasal every night ng rosary. Tapos sila po yung nagtuturo sa amin ng basic catechism, like story of the Bible stories, ganun po. So yun po, parang doon po nagsimula yung bukasyon ko po, parang nakita ko po na yun. Siguro masabi ko na napakalakas po talaga ng presence ng pananampalataya po na itinuro po sa amin ng parents po namin. At pangalawa po, nung pumasok na po yung dalawa ko pong kuya, ay parang na-inspire din po ako sa mga kwento nila sa buhay seminary. Kasi po, akala ko po dati, ang buhay seminary po ay puro dasal, puro ano lang, prayers lang, parang ganun, so study, parang boring. Pero nung nagkikwento na po yung dalawa kong kuya about sa buhay po doon, ay ganito pa lang buhay doon. Hindi lang puro dasal, may laro, masarap yung pagkain. At nakikita ko rin po sa kanila na pag umuwi sila galing sa seminary ay tumataba. Tumataba sila kaya. Siyempre, para nakikita ko rin, na-inspire din po ko. Gusto ko rin tumaba tulad nila, kaya yun po. Pero ikaw, Father Gerson, ano yung gusto mong maging noon? Nung hindi ka pa pumapasok sa seminary. Kasi si Father Jesse gusto maging engineer. Tapos si Father Gestoni gusto maging teacher. Kayo, ano yung pangarap nyo noon? Actually, ang pangarap ko lang po, pangarap ko po dati ay maging doktor po talaga. Mag-aral ng medisina po. Pero, yun nga po, hindi naman po kayanin ng pamilya po namin
parents po namin, yung pag-aralin po pa ako sa gusto ko po. So, nung graduate po ako ng high school, ay may chance po na parang anong scholarship doon sa barangay po namin, pero yung offer po nila na course ay education lang po. So yun, nag-try ako, nag-exam po ako doon. Pinalad naman po, nakapasa. Pero yun nga po, noong nagkaroon po ng search-in, yung search-in po doon sa para pumasok po ng seminary, nag-try din po ako doon. Parang kung ano po yung opportunity, kung saan po ako mataa yung parang papalarin, parang ganun po ba. So yun po, nung natanggap ko po yung letter mula sa superior po, nang nagpa-searchin po sa amin, ay sa, yun, sabi po ako mama na, inamama at papa na, gusto ko rin pong itry yung Buhay Seminary. So yun po, nung one year na pagpasok ko po doon ay natuwa po ako, parang yun po yung nag-start na gusto ko po rito, parang ganun. Tuloy-tuloy na. Kayo okay, father, kailan kayo pumasok? Anong year? Year 2010 po. Ah, talagang tigwa one year na gap ha? 2008, 2009, 2010. Ito mga father, no, madalas ko itong tanungin sa mga seminarista o kaya sa mga ganap ng pari. I know walang exact words because this is something more on the emotion and spiritual. Pero kung ano na yung pwede ninyong makwento. Ito po talagang pagpapare. How do you say yes to the calling of serving God, of serving the people through priesthood? Actually po, nung mga ilang years po sa nung pagpasok mo sa seminary, hindi naman talaga totally 100% na nag-yes kami na magpari talaga. But habang nagtatagal sa seminary, na-experience namin yung mga outreach program, yung mga experience sa labas, parokya, sa mga kabataan, na ganito pala talaga ang buhay ng isang pari. Hindi madali, maraming pagsubok, maraming temptasyon. Then eventually, siguro mga ilang years, nung mga nakaraang taon lang siguro, nagsabi ako sa sarili ko na yes, 100%, ipagpatuloy ko na itong pinili ko na buhay pagpapari. So yan po, parang may process po na nangyari every year, parang may transformation po sa nangyari po sa buhay ko na gano'n. At eventually nagsabi ako na yes po, ipagpatuloy ko na itong Panginoon, gabayan niyo po ako. So yan po. Pero sa mga buhay, nung nandun po kayo sa loob ng seminaryo, no, may mga pagkakataon din po ba na, kumbaga, nagkaroon kayo ng idea na, naku, parang ayoko na yatang tumuloy? O talagang every step of the way, patungo doon, nandun talaga nakatutok yung goal ninyo na ituloy at maging ganap na pare? Nung ano po, nasa loob na kami ng seminaryo, so minsan, 'di ba, ang pagkain namin is provided na lahat. So, may mga benefactors kami na nag-sumusuporta sa amin. So minsan pag kumakain kami, masarap yung pagkain. Naisip namin yung ano kaya kinakain ng yung family namin, yung mga kapatid namin sa bahay. So, may ulam ba kaya sila? May pagkain ba kaya? Kasi ang nagtatrabaho that time lang kasi yung tatay namin sa as a security province security, magkano lang yung sahod? Utang, puno ng utang, yung nag-aaral pa yung mga kapatid namin. So, minsan iniisip ko rin na maraming beses ko akong nag-isip, no, na gusto ko munang lumabas para magtrabaho. Okay naman, isa sa amin ang mag-sacrifice, no? Kailangan mag-sacrifice para tulungan ang family. Kasi ang hirap ng ano, ang hirap ng buhay eh. Yung tatay ko lang nagtatrabaho at that time, no? Pero, hindi parang ano eh, parang mas mabigat pa rin ang ano eh ang side ng pagiging ang sumunod kay Kristo na sa pamamagitan ng bukasyon na ito ang pagpapari. So maraming beses ako nag-decide, pero si Kuya naman sabi, wag tayong susuko, kaya natin ito. Actually isang one time nagbakasyon ako sa bahay. So ako lang at that time nakapagbakasyon kasi at that time papunta na kami ng novitiate. Bakasyon ako, papunta kami Thailand. Kasi doon yung novitiate namin, sa Phuket. Uwi ako December.
Tapos, sabi ko kay mama na lalabas na ako. Sabi ko, lalabas na ako kasi kailangan kong, kasi nakita ko yung situation eh. Situation sa bahay. Ang tatay lang nagtatrabaho. Lalabas na ako ma kasi kailangan kong tumulong sa inyo. Sabi niya, sabi ng mama ko, kung yan lang yung reason mo, kung nalalabas ka ng seminaryo, kami yung ang reason mo. Gusto mong tumulong sa amin, kaya lalabas ka ng seminaryo. Huwag na huwag mong gawin yan. Sundin mo kung ano ang nasa kalooban mo, sundin mo ang puso mo. Huwag mo kaming alalahanin. Ang Diyos ay palaging although mahirap ang nakikita ko man mahirap, walang minsan walang ulam. So pero ang saya, alam mo yung joy na nararamdaman nila, doon pa rin eh. So kaya naisip ko na nai-compare ko yung family namin sa ibang family na andyan na lahat. Kompleto na lahat ng properties, things, mas bonggang-bongga. But wala ang kasayahan eh, wala ang joy. So yun yung isa sa mga naging ano rin, isa sa mga naging ano ko, yung parang inspiration ko para ituloy talaga. So siyempre, as the years go, continue, Father. Ang seminaryo kasi is, hindi lang naman pagkapasok po ng seminaryo first year ka, as in tutuloy na tuloy ka na eh. So as the years pass by, ang intention mo ma-purify. So you looking back at my experience no sa 12 years na formation. So naisip ko na pagpatuloy ko itong vocation na ito para tumulong sa ibang tao na nangangailangan, bigay inspirasyon sa mga tao na nahihirapan at magsilbi sa Diyos. Ito mga Father, syempre curious din kami. Syempre magagandang lalaki rin naman kayo, no? Naging hadlang din ba para sa inyo yung idea na ako, hindi ako makapag-asawa, hindi ako magkakaroon ng girlfriend, ng asawa, ng pamilya. Kayo ba pumasok kayo sa seminaryo at sa pagpapari na talagang single o meron kayong mga naiwang kasintahan? Sige ako ulit sa sagot. Father Jason. Actually para sa akin po, hindi naman po naging hindi naman talaga sumagi sa isip ko na no. Pag-aasawa din po. Kasi yun nga po ang plano ko lang po talaga dati ay basta makatulong lang po ako sa pamilya. So yun po yung palang parang naging priority ko po kaya since elementary high school. Siguro may mga crushes, crush lang. Pero yung... Wala ka naging girlfriend. I mean, may nagugustuhan. Pero wala po akong yung totaling na naging girlfriend po talaga sa before ako pumasok ng seminary. So, yun nga po. Yung priority ko po ay makapag-aral, makapagtapos ng pag-aaral para po tumulong sa pamilya po. Kaya sa akin, para sa akin, hindi siya naging hadlang. Siya malaking hadlang po. Pero nung... nasa seminaryo na po. Siyempre, kapag sinasabi po kasing seminarista, kahit ano yung mukha mo, ikaw ay mabango sa tao sa labas, lalong-lalo na sa mga girls, yung kabataan, youth. Okay? So, may mga tinuturuan po kami mga youth na sa seminary, yung first 4 years po namin sa formation ay mga tinuturuan kaming youth. Kasing edad lang. O, mga kasing edad lang. So, siguro, minsan nagkakagusto din sa kanila, pero para sa akin po, at sa sila din, sila yung mas, malapit talaga eh, aggressive eh. Yung nag-aano sa iyo, eh, kasi kita, ganun. Gusto kita. Pero para sa akin po ay, hindi siya, mas mabigat pa rin po sa akin yung pagiging, ituloy yung bukasyon po, hindi ko po. Kasi yun na po yun eh, parang, ito na yung pinili ko, kaya yun, tuloy-tuloy na to. Kaya under the process, sa awa ng Diyos, ay yun nga po, naging successful naman po ako sa paglaban ba? Paglaban doon sa temptation. O ikaw, Father Jesse, nagka-girlfriend ka ba before ka mag-pari? Actually, kung pag-usapan as a normal person, yes, nagkakagusto rin ako sa babae. Then, na-experience ko rin ano magka-girlfriend talaga. Then, yes, may mga ilang years din na tagal, pero
para sa akin mas mabigat yung ano yung bukasyon ko na pinili ko ang pagpapari. Parang pag-asawa naisip ko rin yan pero hindi masyadong patimbang. Ang pagpapari talaga yung mas nagustuhan kong buhay talaga. Na experience ko rin po. Then syempre pag nagka-crush ka, nagka-girlfriend ka, masasaktan ka rin pero mas pinili ko yung ano yung buhay na magsilbi sa Diyos kasi ang totoo naman na ang pagsisilbi sa Diyos ay hindi lang sa pamamagitan ng pagpapari, pwede rin pag-aasawa, pero ito yung mas pinili kong buhay, mas mabigat para sa akin na mas pinili ko. Paano niyo Father Jesse pinaliwanag doon sa ex-girlfriend mo na mas gusto kong magpari kaysa mag-asawa? Siyempre, di ba may mga ganyang moment na siyempre... Oh, alam mo naman sitwasyon natin, di ba? Pero habang tumatagal po, parang natatanggap din ng isa't isa na hindi tayo bag para sa isa't isa. Parang yun. May mga araw na pinaprocess yung damdamin na bawat isa para ma-heal. At hanggang sa matanggap na lang na ay hindi kami magpara sa isa't isa. Yun po. Siyempre, Father, diba, ang hirap naman nun sa harap ng babae, siyempre, ang magiging karibal niya, ang Panginoon. Ikaw, Father Justoni, nagka-love life ka ba bago ka pumasok sa seminaryo? Same sa kanila. Same sagot nila. Pero nagka-girlfriend ka before? Before nung pumasok ko sa seminaryo, wala eh. Wala. Single pero talaga. Nasa seminaryo na. May nakakagusto. May nakakagusto. May mga nagtatapat pero kailangan mo ano eh. Kailangan mong piliin kung ano mas mabigat eh. Tapos minsan na ano rin alam mo naman yung situation sabi mo na ano situation sa seminaryo na ang hirap makipag-communicate lalo na sa nasa ano ka pa formation ka pa, so wala kaming cellphone, no, walang phone, so once a month lang binibigay every last Saturday of the month during our time, no. Ngayon meron ng cellphone kasi online classes sila, may laptop sila, may cellphone sila, so online classes, but during our time face to face, so wala kaming phone, so ang hirap makipag-communicate pag meron kang ano relationship sa labas. So as the years pass by, mawawala at mawawala yun eh. Kaya nga, sabi nila, ang relationship talaga, kailangan ng constant communication yun eh. Ng oras. Pero pag wala na yung communication, mawawala yun. Mawawala. Hanggang sa parang bula na lang na naglalaro. Ito naman mga father, dahil ngayon ay ganap na kayong mga pari. Ano yung mission na mas gagawin o ipararating nyo pa para sa mga siservisyohan ninyong parokya, pagsiservisyohan ninyong mga tao, kung saan man kayo dalhin ng congregation ninyo? Sa akin po, kasi yung duty ng isang pari ay hindi lang talaga nagbimisa lang, kundi yung pakikisalamuha, lalong-lalo po sa mga mahihirap na ngailangan. As of now, na-assign po ako sa Agusan del Sur, kung saan mga bulubundukin din niyo po yung mga areas na sapo po namin. So, yun po, from time to time, talaga, maraming mga taong nangangailangan, hindi lang yung mga mayayaman na may mga pera, kundi yung mga mahihirap po talaga ng mga tao. So, isa po yun sa mga mission ko na yung mapalapit, lalong-lalo na sa mga mahihirap po. Father Justoni, kayo, saan kayo madidestino? Ako naman po na naka-assign ako ngayon sa seminary, no, sa Formation House. Kasama ko sa si Father CDO po? No, sa Carmona, Cavite po. Ah, Carmona, Cavite. Oo, sa Formation House namin sa St. Gaspar Bertone Seminary. Kasama ko si Father Carlos Avenido, pinsan namin na pare. Na-ordained last year. So kaming dalawa sa seminary. So tatay ako ng mga seminarista. So maagang naging tatay, no? Ang dami mo agad na anak. Meron kami ngayong 12 na aspirants na nag-aaral ng philosophy. So 12. So, at saka may mga doon rin sa Carmona ang mga brothers yung nag-aaral ng theology. So marami akong
babantayan na mga anak. Mga anak. Anak. So, yun. Magiging ano lang, yung mission ko para sa kanila is to form them, no? Na para mas maging mabuting Kristiyano. Kasi sabi nga namin, hindi naman lahat ng pumapasok ng seminaryo ay nagtutuloy talaga. So, at least man kung lumabas man sila, so at least mabuti pa rin silang Kristiyano, no? At mabuting mamamayan ng ano ng ating bansa. Ganun lang yung ano yung mission namin as a formator. Oh, Father Gerson, kayo, saan kayo ngayon? Yung present na assignment ko po bago po yung ordination ay sa Las Piñas po ako, sa Shrine of the Parish of the Five Moons po din sa Talunguno. So since parochial work po yung ano magiging assignment ko, so siguro pagmimisa, pero maliban sa pagmimisa po ay kasi dati po before the pandemic ay meron po kaming mga katikisan sa mga bata. Pinagather po namin yung mga bata doon sa aming parokya sa tinuturuan po namin ng basic catechism po. So, pag okay na po yung time natin, wala na po itong pandemic, ay siguro yung magiging mission po ay ibalik po ulit yung nakasanayan na pagtuturo po sa mga bata. Kasi po, napakahalaga po yun, lalong-lalo na sa panahon po natin ngayon, medyo ano tayo sa technology. So yung mga kabataan, pagising pa lang sa umaga, yung makikita nila, yung cellphone, yung mga gadgets sila. So parang, yun yung magiging, parang mission na ibalik po yung katikisan para at least habang bata pa sila ay matutunan na po nila, tulad namin, na mga bata kami, ay kung ano yung natutunan namin, natuto na kami kung ano po yung pagiging, yung pananampalatayang Kristiyano. So yun po yung ituturo ko po sa kanila. And ako, very well said, Father Gerson. Siguro po, just to wrap this up, no, mga father, sa tingin nyo, one word to describe yung magiging challenge ninyo ngayon bilang mga pari. And sa tingin nyo, paano nyo ma-overcome yun? Father Jesse. One word to... Yung challenge. Na sa tingin nyo po, describe in one word yung magiging hamon ninyo ngayong mga pari na kayo. And paano ninyo ma-overcome yun? One word lang. Dasal. Mahalaga yan. Father Justoni? Dasal din. Dasal. And Father Gerson? Lagyan natin ng tiwala at dasal. Ayan. Tiwala. Very well. Siguro ito na lang po, pahabol. Mensahe po ninyo sa mga kabataan din ngayon na gustong magpari, and syempre po ngayon parang ang konti na halos ng mga gustong pumasok sa ganyang bukasyon dahil na rin po siguro sa advent ng technology, no, at sa dami na rin ang nangyayari. Parang iilan na lang ang mga gusto talagang pasukin itong pagpapari. Ano pong masasabi o maipapayo nyo sa kanila para mas, hindi lang mahikayat, kundi bukal sa loob nilang tanggapin na pwede itong maging bahagi ng kanilang buhay? General na lang po. General na lang. Sige po. Para sa mga kabataan na ano, na feeling nyo na may parang something na tumatawag sa inyo, ang feeling nyo na natawag ng Panginoon na pasukin ang pagpapari. So, alam namin ang pakiramdam na yan. Takot kayo. No? Takot kayo kasi akala nyo pag pumasok na kayo ng seminaryo, pari na agad kayo. So, ang pagpasok po ng seminary ay isang mahabang journey, proseso yan ang mangyayari. So, huwag kayong matakot na ano na mag-try, no? Ayun lang, tulad namin, nag-try kami at sa pagka-try namin, pinagpala kami ng Panginoon, tinawag na at nakapag-decide kami na pasukin ang bukasyon na ito. Kaya huwag kayong matakot na ano mag-try. So, huwag kayong matakot na baka ayaw ng parents ninyo, no? Ay, sa mga parents naman, no? Pag nagsabi ang mga anak niyo na gusto nilang mag-madre o mag-pari, pagbigyan niyo po. Kasi po, kayo po ang magiging hadlang. Baka tinawag talaga na rin ng Panginoon. Kayo ang hadlang sa tawag ng Panginoon nila sa inyo. At eventually, as the years pass by, pagsisisihan talaga nila, hindi kayo, sila ang magsisisi kung bakit hindi nila sinubukan na pumasok ng seminary. Ang buhay ng seminary ay hindi lamang puro dasal,
di lamang puro aral, kundi napakasaya sa loob ng seminaryo. So, ang mga kapatid mong maiiwan sa bahay ninyo, ay magkakaroon pa kayo ng mas maraming kapatid pa sa loob ng seminaryo. Marami kayong, mas maraming tatay sa loob ng seminaryo. Walang nanay siya. Tatay sa loob ng seminaryo na gagabay, magtuturo sa inyo kung paano mamuhay bilang isang mabuting Kristiyano, isang mabuting mamamayan, at isang mabuting tagapagsilbi or servant of the Lord at sa mga tao. Very well said, Father Justoni. Maraming maraming salamat po sa panahon ninyo, Father Jesse, Father Justoni, and Father Gerson. Congratulations po sa inyo at naway patuloy niyong kayo maging inspirasyon para sa ating mga kababayan na manalig sa Panginoon sa gitna ng nararanasan nating pandemya ngayon. Thank you po. Thank you po. Thank you. Salamat po. Salamat. God bless. God bless po.